dapat mong malaman about Kaiser. Nakikita mo na maganda itong Kaiser Savings Program, kaya lang di ka pa sigurado. Hindi mo sure kung tama ba gagawin mo o sulit ba ang pag-i-invest mo dito. Maibabalik kaya nito ang pera mo o totoo bang kikita ang pera mo dito? Hello everyone, I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. In this video, pag-uusapan natin ang ilang mga bagay na mahalaga bago ka kumuha ng Ultimate Kaiser Health Builder. Simulan natin sa paano ba nagwo-work ang Ultimate Kaiser Health Builder. It is a 20-year savings program pero 7 years ka lang na mag-i-invest, then yung 13 years ay waiting period. So 20 years plus 13 years, kaya siya 20 years. Again, 7 years ka lang na mag-i-invest, di mo na kailangan mag-invest after that. Ang gagawin mo lang ay mag-aantay na mag-mature ang Kaiser plan mo. Take note na during 20 years, hindi withdrawable ang pera mo kasi nga ang purpose ng Ultimate Kaiser Health Builder ay healthcare o pwede ring retirement plan na magagamit mo pag matanda ka na or after 20 years. Mawi-withdraw mo lang ang maturity amount ng Kaiser mo on the 20th year na. May iba't ibang plan depende sa kaya ng budget mo. Yung pinakamababang plan is K45, which is 2,647 monthly yun. Yung next plan is K50, which is 2,941 monthly. Yung next naman na plan is K60, which is 3,529 monthly. Then K75, which is 4,412 monthly. Then K100, yung ideal plan, which is 5,882 monthly. Take note na may mas mataas pa na plan sa K100. Aside sa premium, merong 500 pesos na policy fee every year for 7 years. Meron na akong nagawang video for each Kaiser plan. Makikita mo ito sa aking channel. Ang edad na pwedeng kumuha ng Kaiser ay 10 years old hanggang 60 years old. Merong minimum plan depende sa edad. Kung 10 to 40 years old ang kukuha, ang minimum plan is K45. Pero syempre, pwede ka sa mas mataas na plan. Kung 41 to 50 years old, minimum plan is K60. Kung 51 to 60 years old, minimum plan is K75. Again, yan ang minimum plan depende sa age mo. Pero syempre, pwede kang kumuha ng mas mataas na plan like K100 and up. After 1 year of payment, may mga benefits ka during 7 years na pwede mong magamit pero pwede mo ring hindi gamitin like free annual physical exam, free dental benefit, at meron kang annual benefit limit na pwede mong gamitin for hospitalization or confinement. Hindi naman required na gamitin yung annual benefit limit, lalo na kung meron kang short-term healthcare mula sa employer or company nyo. Mas maganda kung di mo magamit ang annual benefit limit for hospitalization kasi pag di mo nagamit ang annual benefit limit mo during 7 years, merong return of premium or tinatawag na long-term care bonus na equivalent sa up to 85% ng contract price o binayad mo. Dapat ang mindset mo for future use ito, kaya mas maganda na wag mo munang isipin na gamitin ito pag nagkasakit ka habang naghuhulog ka. Kaya importante na meron kang short-term healthcare or HMO na magagamit kung ma-hospital ka. Covered ka rin ng term insurance from first year to 20th year. Pero kung ang age mo ngayon ay between 56 years old to 60 years, covered ka lang ng term insurance on or before attaining 75 years old. So that is less than 20 years na. After mong mahulugan yung 7 years, pwede ka na mag-request ng Certificate of Full Payment and Visa Card. Marerequest mo yon sa OPMS mo. Ano ba yung OPMS? Ito yung Online Policy Management System. Diyan mo ma-access ang contract, policy, schedule of benefits, payment history, saka receipts mo. Since paperless na ang Kaiser, printable na ang lahat ng documents na kailangan mo sa OPMS. Pwede ka rin maghulog through your OPMS na. Ano naman ang mangyayari sa Kaiser mo after full payment? Mag-start na siyang kumita ng 10% annual health benefit based on your plan, plus dividends in the form of health benefit na magdedepende sa takbo ng market. Yung detailed computation makikita mo sa video na ginawa ko for each plan, pero pwede ka rin mag-request sa akin ng free quotation
para mapag-aralan mo. Ang tanong, guaranteed ba ang kita sa Kaiser? Siyempre, wala namang investment na mangangako sa inyo ng guaranteed na rate of return. Basta ang sigurado ako, mas malaki ang interest nito kesa kung sa bangko mo lang isisave ang pera mo. Ang sigurado sa Kaiser, hindi magne-negative ang pera natin dito. Hindi ito gaya ng mutual fund and stocks na pwede tayong malugi. Personally, ang mindset ko sa Kaiser plan ko, hinahayaan ko lang ngayon na kumita siya. Then, i-check ko na lang pag nag-mature na yung plan ko, tapos saka ako mag-decide kung i-withdraw ko na yung investment ko. What if naman mawalan ka ng source of income, tapos di ka nakahulog, ano naman mangyayari sa nahulog mo na? Meron kang 30 days na grace period para di mag-lapse ang Kaiser mo. Pag-lapse, ibig sabihin lang nun, inactive ang plan mo. At syempre, di rin naka-enforce ang health insurance at term insurance mo. Mawawala ba yung nahulog mo sa Kaiser? Hindi naman, meron kang 2 years from the first unpaid due date para ma-reinstate mo yung Kaiser plan mo or ma-activate. Huwag hayaan na maging lapse siya for 2 years para di ma-terminate ang Kaiser plan mo para di masayang yung mga naihulog mo na. Kaya siguraduhin mo na sisikapin mong matapos na mahulugan ito ng 7 years. Kaya sinasabi ko sa mga gustong kumuha nito na 7 years commitment to. Once na nag-mature na yung Kaiser plan mo, meaning 20th year na, nasa sayo na kung i-withdraw mo na yung investment mo sa Kaiser. Pwede rin naman i-stay mo yung investment mo kung nakita mo naman na maganda yung naging earning at di mo pa naman gagamitin ng pera. Bali, 4 na parts ang matatanggap mo upon maturity. Una, guaranteed na makakatanggap ka ng maturity benefit which is depende sa plan. Kung K45 plan, 45,000 yung maturity benefit. Kung K50, 50,000 yung maturity benefit and so on. Pangalawa, guaranteed yung long-term care bonus which is up to 85% return of premium kung di mo nagamit yung annual benefit limit mo during 7 years. Pangatlo, yung accumulated unused health benefit limit. Pang-apat, yung accumulated unused health bonus na magdedepende sa takbo ng market. Kung gusto mong malaman ng details, pwede kang mag-request sa taong nag-share sa'yo ng video na to or from me kung sa akin mo nakita ang Kaiser. Madalas kong ma-receive ang tanong na kung legit daw ba ang Kaiser. Naintindihan ko naman kung saan nanggagaling yung tanong na yan. Kahit ako din, bago ako kumuha ng Kaiser, pinag-isipan ko ding maigi kung legit ba ito. Ang Kaiser Health Group International Inc. ang nag-o-offer ng Ultimate Kaiser Health Builder is registered sa SEC as HMO company. Kaya hindi ito tulad ng pre-need plan or forex or mutual fund or insurance. HMO ito, alam din natin na health insurance ay basic need na natin. Kaya kung basic need natin, ibig sabihin, in demand siya. Pangangailangan kasi siya ng tao. Aside dito, regulated and monitored ang mga HMO company ng SEC, Insurance Commission, and DOH. Kami mismo nakaklaim na sa Kaiser dahil noong August 2019, namatay ang brother ko. After 1 month na nakasubmit kami ng requirement sa Kaiser, pumunta kami ng nanay ko para i-claim ang life insurance coverage ng kuya ko at para matransfer ang plan niya sa pamangkin ko. Next question, pwede bang mag-apply kahit nasa ibang bansa or OFW? Yes, merong online application ng Ultimate Kaiser Health Builder. Kaya pwede kang mag-apply online and since health insurance naman ito, pwede kang mag-sign online at kahit nasa ibang bansa ka. Di naman ito life insurance, rider lang naman yung life insurance benefit nito. Kaya ako, ito yung isa sa mga unang savings program na sinimulan ko dahil 3-in-1 ito. Pwede mo siyang magamit as healthcare, covered ka ng term insurance, then investment na rin for retirement kung di naman ako magiging sakitin. Kung sakaling balak mo kumuha ng Ultimate Kaiser Health Builder, dapat ang mindset mo dito ay mas ma-enjoy mo ang benefits nito upon maturity at wag mo masyadong isipin na magagamit mo to during waiting period as healthcare dahil mas maganda tong retirement plan. Tapos ang maganda pa, covered ka ng term insurance for 20 years. Then kung may extra ka, pwede ka naman mag-avail ng separate life insurance para madagdagan ng coverage mo tulad ng ginawa ko. Hindi ko naman talaga maialis sa inyo na magduda dahil maaaring naka-experience na kayo na maloko pero hindi naman lahat ng investment ay hindi legit. Basta too good to be true, ang isang investment, ayan, pag-isipan mo muna. Pero I don't think na ang Ultimate Kaiser Health Builder is masyadong too good to be true. To know more about Kaiser, pumunta ka lang sa bit.ly/Kaiser Investment Plan para ma-access mo ang 15-minute video ko about Kaiser.
Kung gusto mo mag-request ng Kaiser proposal, pumunta ka lang sa bit.ly/Kaiser proposal para mabigyan ka ng summary of benefits based sa edad at budget mo. Kung may question ka, i-message mo lang ako sa Facebook, Roan Celis Capistrano. Ang messenger link ko ay bit.ly/RoanFB. Pwede mo rin akong i-email sa roan.capistrano@gmail.com.